supporters talaga namin, not just our viewer, yung supporter talaga na nag-aabang talaga ng aming buhay-buhay, kanyan. Alam ko, kahit hindi ako mag-explain, maiintindihan nyo. Para sa breakfast ni Mishka, meron kaming overripe dito na banana. So, banana pancake. Gusto ko na mas smooth pa yung kanyang consistency. So, I'm using my hand blender. Nakalimutan ko pala guys, mayroon din pala ako nitong ragi flour. And maganda to sa digestive system. Dadagdagan ko lang. Konti. Sana pala ito yung ginamit ko. Nakalimutan ko kasi eh. Meron akong order sa Zepto eh. Kasi nag-crave si Abhi ng chicken kebab. So tonight yun yung aming order. Ang bilis. 2 minutes. Oh. She's away. Good morning, princess ko! Gising na siya. Hindi din siya umiyak. Hindi din siya nagtawag kay mami. So good, my baby. You heard mommy's voice, ay. Say good morning. Maayong aga. Good morning. Good morning. Mami. Baya is there. We'll give Baya. I'll give you. Oh. Yay! Good job, Winnie. My baby love, love. Who's mommy's langga? You wanna go pee? No. No, not yet. Dad. Huh? Dad. Which one? Maayong aga. Yeah. Ma? Ma. A? A. Yung? G. A? A. Ga. Ga. Maayong aga. Tok, turo, oh. Achoo, bless you. Ah, bless you. Give me hair. Give mommy one. Give me color pink. Can you give mama color pink? Give mom color pink. Where is the color pink? Good job, Mimi. Color pink. Give me color yellow. What is this color? Yellow. Yellow. Very good. Give me the violet. Yay! Violet and another pink. Yay! What is this color? I really like this color. Yayo. Yayo. Gustong gusto ko pag sabi sa Miss Chan ng yellow. Yayo. Mama. Give me one pink. You're making it a ring. Toot-toot-toot-toot-toot-toot. Mommy? Yes, baby. Wow! So many things. Tap! Tap, 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 tap. Mommy? Please? Give me the yayo, baby. Give me yayo.
Give me the yayo, love. Give mommy yayo. It's the end. It's the end. It's the end. Didi. Mishy, Mishy. Come here, look at mommy. Eat. Okay, we will eat. Look at mommy Danae first. I love you. Oh, I shoo baby too. Ito yung in order ko guys sa Zepto. Kahit isa lang naman yung kailangan kong bilhin, itong chicken. Pero para mag ano ako, mag free delivery, magdadagdag ako ng mga gulay-gulay. Ito, let's go. We're going to cook Mimi's pancake. Hey, can you get me the butter, please? The butter inside the ref. Inside the ref, butter is there. Butter love, color yellow love. See, here is Mimi's pancake. This one, this butter, this is butter. Here you go. Yeah. Mix it. Good job, Mimi. Wait. Mimi is drinking Dada's coffee. Wait. Mimi is drinking Dada's coffee. Can you pick up the other, please?
that is turmeric. It doesn't have taste. Baby, mommy. Yeah, baby can eat and mommy can eat. I love you. I love you. I love you, mommy. Where's your lemon? You wanna help mommy? We will marinate our chicken. Yes. Okay. Let me just finish it. Don't touch that level. Fire will come. Fire will come. Fire will come. Good job. Get that coriander powder, please. Pick it up, please. Thank you, Mish. Go get our chicken. Our chicken is there. Mommy will wash our chicken. There, oh. There. There. Chicken is there. Go get the chicken. Ah, that is chicken. Good job. Give me. Give me. Give me, me, me. Put it here. Good job. Oh no. Mishli, I said put here. Mimi, here. Akala niya yung tinuturo ko is yung floor. Dito ko. Here, ilablab here. Here, put it here. Ah, okay. She will put inside there. Okay, Mish. Squeeze the lemon. We're going to prepare our marinade for the chicken kebab. Mommy, put inside. Do like this, Mimi. Mimi, like this. Okay. You can sit down here. Baba ka na lang. Sit down. Good job. Good job. Give me the lemon. We'll use this lemon. Come on. Yung squeeze niya na lemon, guys. Gusto pala niyang gawing lemon juice. Kumuha siya ng kanyang baso. Then we'll put honey. Wait lang. We'll put honey. Gusto niya kasi yung lemon juice eh. Palagi ko siyang inagawa niya. Wait for mama. Dried curry leaves. Mishia! Yeah.
So, i-update ko pala kayo guys sa aming tagaluto dito sa bahay. So, si ate na kinuha namin na nagluluto dito. Dalawang beses siya magluto. Simula nang kinuha siya namin. Isa sa umaga, tsaka isa sa gabi. Pero ngayon, ano na lang, sa umaga na lang siya namin pinapapunta dito para magluto ng pagkain. Papalitan ko muna yung aking battery. Malulubat kasi. Kwentuhan ko kayo kasi meron ako mga negative comment doon sa vlog na sinabi ko na nagpaplano kaming maghanap ng makakatulong dito sa bahay. Yun nga si ate na nagluluto dito. Meron mga negative comments doon. Kung bakit ba kami kumuha nung tagaluto para sa amin. Meron kasi nung nagsasabi na yung ibang mga nanay nga, marami pang anak kaysa sa akin. Ganyan, kaya naman. And I salute them guys. Hindi naman biro talaga ang pagiging nanay, pagiging asawa. So, yung dahilan kung bakit kami kumuha ni Ape nung magluluto dito sa amin. Kasi, nung time na yon, if naalala nyo, yun yung time na nag-leave ng ilang araw or more than 1 week siguro sa pagpa-vlog. Kasi yun yung time na feeling ko, I was emotionally, I was physically tired, physically drained. Yung siguro yung mga breastfeeding moms dyan, maiintindihan nila kung bakit. Kung ano yung sinasabi ko ngayon. So normally, di ba, pagkagising mo sa umaga, feeling fresh ka. Kasi nakatulog ka buong magdamag, nakapagpahinga ka. Pero yung sa akin, nung time na yun, kabaliktaran, feeling ko, pagkagising ko sa umaga, pagod na pagod ako kasi sa magdamag, nagpapadede ako kay Mishka. And then, hindi yung dede na like dito lang na side, comfortable na side. Si Mishka, paikot-ikot siya sa kama, like nakapatong siya sa akin, punta dito sa kabila. So, pagkagising ko tuwing umaga, feeling ko, pagod na pagod talaga yung katawan ko. As in, every day. Tapos, alam naman ni Abhi, kung ilang beses ako nagigising sa gabi, para magpadede kay Mishka, kapag umiiyak siya, ganyan. Yung iyak lang naman niya is para maghanap ng dede, tapos matutulog naman siya. So, alam ni Abhi yun. So, pag umaga, ang hirap talagang gumising ng maaga. So, hindi ako nakakapaghanda ng breakfast or yung babaong ni Abhi. Dati, ginagawa ko yun, guys, no? Wala pa si Mishka, hindi pa. Mommy! Yes, baby? You wanna pee? Okay. Go. Kapag nagigising din kasi ako ng umaga, tatanungin ako ni Abhi kung saan ako pupunta. Sasabihin ko maghanda ng pagkain. Magsasabi siya, hindi, balik ka ng tulog. Matulog ka ulit. Okay, you wanna eat that? Yes. Okay. Go sit down there, okay? Yes. Okay. Pero nung tumatagal na guys na nagpapadede ako kay Mishka, as in grabe yung pagod ng katawan. Though ang sakit para sa akin na mag-let go. Kasi yun yung kailangan niya mula sa akin. Pero pagod na pagod talaga yung katawan ko nung mga time na yun. And then, sabi ni Abhi, siguro ito na yung time na kailangan natin ng makakatulong kahit sa pagluluto sa bahay, ganyan. Kaya kumuha kami ng tagaluto. Yung gusto ko lang naman sana nung nagsabi na si Abhi na okay, kukuha ng tagaluto. Sabi ko, sa umaga na lang kasi kung ano yung ulam namin, yung pagkain namin sa umaga, yan din yung binabaon ni Abhi sa office. Pero sabi niya, sige na lang hanggang sa gabi para yun yung time mo para magpahinga din, ganyan. So, nung kinuha namin sa ate, yung sabi namin is yung almusal at saka hapunan. Yung sabi ni Abhi, yung isang oras, dalawang oras muna i-stay sa kusina para maghanda ng pagkain, iluluto. Ibigay mo na lang kay Mishka. So, yun yung time na feeling ko pagod na pagod talaga yung katawan ko, guys. Tapos, emotionally, yun nga, nalulungkot ako, nahihirapan ako na mag-let go ng aking pagpapa-breastfeed kay Mishka. Wait lang, hugasan ko muna ito. Mama? Yes, Mimi? Mommy, we go out here. Yeah, we will go out. Just let me finish cooking first, then we will go. And then, nung time na din yun, guys, yung magtutunan si Mishka, if nagbabasa kayo ng mga comments, meron doon mga comments, diba, na nagsasabi na bakit hindi pa si Mishka nagsasalita, hindi pa ganun kadami yung mga words niyang sinasabi. Siguro ngayon ko lang sasabihin to. I think naka-add siya sa, like, na di-depress ako, na feeling ko,
baka hindi pa enough yung ginagawa ko para kay Mishka, ganun. Kasi bakit hindi pa siya nagsasalita gaya ng sinasabi ng iba, ganyan. Nung time na yon parang nakadagdag siya na parang emotional burden. So somehow, parang kine-question ko yung sarili ko na ano pa ba yung kulang? Pagod na nga ako sa pagbibigay ng para sa kay Mishka. Tapos, pag may nag-comment na ganun, feeling ko hindi pa din sapat. Kasi nga, yun yung nanonotice nila na hindi pa siya nagsasalita, ganyan. So, nung time na yun, emotionally, physically, as in, pagod talaga ako, guys. So, nung andito na si Didi, yung time na niluluto ko sa kusina sa hapon, nabibigay ko kay Mishka, diba? And I think worth it naman yung pagkuha namin kay Didi. Hindi lang para sa pagkain namin, kundi yung nakita ko yung development kay Mishka, if nanotice nyo, marami na yung sinasabi niya, nagsasalita na siya. So, hindi pa talaga perfect yung kanyang mga words. Pero, marami na siyang nasasabi ng mga salita talaga. So, worth it din. And akala ng iba, mas napagastos kami simula nang kumuha kami ng cook. When in fact, kabaliktaran siya. Kasi dati, nung hindi kami palagi nakakapagluto para sa baon ni Abdi, yung lunch niya talaga is sa labas. So, if i-calculate nyo, yung pagkain niya sa labas, yung gasto sa pagkain niya sa labas, red. So, if i-calculate nyo yung gasto sa pagkain niya sa labas, and then, madalas din kami, di ba, umorder sa gabi pag hindi kami nakaluto, or minsan pag nang magluto, umorder na lang kami ng pagkain. Mas na-lessen yung aming gasto sa pagkain nung nag-hire kami ng cook. Kasi hindi na kami umorder sa labas, hindi na kumakain si Abby sa labas ng lunch. So, mas nakatipid kami, guys. Pero sa ngayon, guys, ano na, one time na lang siya namin pinapaluto. Kasi, di ba, nagluluto siya sa umaga. So, lunch namin, so breakfast lunch ni Abby, so na yung kanyang pagkain. Tapos, madalas pa yan, merong sobra na pagkain o ulam. Red. Okay, wait, Mimi, I have to cook. Tapos, yung lunch namin ni Mishka, like, kagaya nito, ako talaga yung nagluluto. Tapos, Pinoy food talaga yung pagkain namin, guys, kapag lunch. May sabaw, ganyan. Ito na yung nakasanayan ni Mishka na pagkain. So, paggabi, kung ano yung tira namin ngayon sa tanghalian, minsan, ito na yung pagkain ni Mishka pag hindi niya feel. So, nagluluto ulit ako ng iba para sa kanya. So, meron kaming natirang pagkain sa almusal, meron kaming natirang pagkain sa lunch, tapos sa hapunan, magluluto na naman siya ng bagong ulam. So, yung nangyayari, napapadami yung kain ni Abhi kasi ayaw nga niyang may nasa stock na pagkain sa ref. So, kung ano yung ulam na natitira from breakfast, kailangan niyang ubusin kasi ayaw niyang nagtatapo ng ulam. Tapos, may bago na namang ulam sa hapunan. So, napapadami lalo yung kanyang pagkain. And mas lalo siyang tumataba, guys. Kaya nga ngayon, diba, pinupush niya yung mag-diet-diet na. Where is it, Mimi? Oh, no. Go get it. Go na. So, yan yung rason kung bakit isang beses na si Didi. Actually, maganda din na merong nagluluto para sa'yo. Nakakabawas talaga siya sa gawain sa bahay. Kaya lang, para sa akin ha, nasanay din ako na ako yung nagluluto para sa amin ni Abhi, para kay Mishka, ganyan. And then, pag andito si Didi sa hapon, sa umaga, wala namang problema. Kasi, si Abhi naman yung nagigising sa umaga para magbukas ng pitungan kay Didi pag nagluluto na siya. Kaya lang, pag hapon, di ba kami lang yung natitira dito. So, si Didi nagluluto, tapos minsan ako wala akong ginagawa. Nagbabantay kay Mishka, or kung ano yung laro na gusto niya. Tapos, alam mo yung may nagtatrabaho dito sa kusina, tapos ako parang nakaupo lang ako dun sa salas. Feeling ko, ang useless ko kasi wala akong ginagawa. Yun ba parang nahihiya ako sa sarili ko na nakaupo lang ako dun, tapos si Didi yung nagluluto dito. Alam mo yung... So, ako din yung sabi kay Abby na itry natin na isang beses na lang si Didi magluto dito sa atin. Kasi sa ngayon,
sa development ni Mishka ngayon, halay, nagsasalita na siya. Tapos, hindi na siya ganun ka-clingy. Kasi nga, less na lang din yung feeding session namin. Feeling ko, magagawa ko na yung magluto para sa hapunan. So, sabi ko, one time na lang si Didi magluto dito sa amin. Pero sa ngayon nga din, hindi din masyado kumakain sabi sa almusal. Sa luto ni Didi kasi nag-oats na lang siya kasi nga diet. So baka in the coming months, isa-stop na din namin yung pagtatrabaho dito ni Didi sa amin. Kasi kaya na namin. Siguro ano lang, face lang sa buhay namin yung kinuha namin si Didi na kailangan namin ng tulong. So I don't think it's bad na humingi ka ng tulong if kailangan mo talaga. Kaysa i-pressure mo yung sarili mo na kaya mo, tapos bagsak din pala yung katawan mo, ganun. And dito sa India, parang normal naman guys na kumuha ka ng tagaluto at saka tagalinis. Kasi hindi naman sila permanent na nasa loob ng bahay mo. Ano lang naman sila, stay out. So normal dito na kumuha ka ng tutulong sa'yo sa loob ng bahay. So siguro hindi maintindihan ng mga nag-comment about doon. Na minsan may mga pinagdadaanan tayo sa buhay na kailangan natin ng tulong. So yan, gusto ko lang mag-explain after how many months na pagkatapos mo i-post yung vlog na yun. I know na yung mga supporters talaga namin, not just our viewer, yung supporter talaga na nag-aabang talaga nung aming buhay, ganyan. Alam ko kahit hindi ako mag-explain, maiintindihan nyo, pero merong iba ng mga viewers, magsasabi lang sila ng negative about sa sinabi mo without understanding kung bakit, bakit ganito, bakit ganyan. So siguro sometimes okay din na mag-explain kahit pa paano, diba?